hindi pa rin makapaniwala ang 17 taong gulang na si Jade na aabot sa ganitong sitwasyon ang kanyang buhay dahil lang sa pagsama sa maling barkada. Drug pusher po ako, pero hindi ko naman po alam na drug po yung dala ko po. Pero hindi po ako gumamit. Pero ang mas masakit para kay Jade ay ang makitang damay din sa kanyang pagdurusa ang nakababatang kapatid. Sana kapatid ko, mapatawad mo ko. Hindi ko sinasadya na mapunta ka rito. Nagsisisi daw siya. Eh, napayak po ako doon sana. May isa sinatawad. Pinatawad ko naman po siya. Kusang sumuko naman si Ace matapos maakusahan ng pamumolestya sa kanyang babaeng kaibigan. Kapatawaran din ang kanyang hiling sa kanyang pamilya lalo pat kamamatay lang ng kanyang ama. Alam ko po na sa pagkakamali ko po ngayon, nagbago lahat po ng pagsasama po namin. Sorry po dahil sa pagkakamali ko po, nadamay po kayo, nadamay po pamilya natin sa lahat-lahat. Si Julius na taga Laguna, pagnanakaw naman ang naging kaso. Sana po matulungan niyo ako. Matulungan niyo po makita nanay ko. Namimiss po na po sila. Sa Mutsari, ang kinasasangkutang krimen na mga batang pansamantalang namamalagi sa bahay Kalinga. May murder at karamihan ay sangkot sa ipinagbabawal na droga. Pero lahat sila, iisa ang nasa isip, ang muling makalabas at magbagong buhay. Ang kwento ng mga kabataan na nandito sa aming pangangalaga, isang hamon katulad ko na isang ina na maibahagi ko rin na ang pagtutuwid at pagtatama sa kanilang landas. Tamang paggabay at pagtuturo ng mabuting asal ang focus naman ng mga in-house mother parent sa bahay Kalinga. Pero hindi lang overhaul transformation ng isang minor de edad ang kanilang pinoproblema. May mga kakulangan din sa pasilidad at mga sirang gamit ang bahay Kalinga. Mga pangangailangan namin tulad ng kama, electric fan, kasi dati meron kami niyaan, subalit dahil sa dami ng residenteng mga dumaraan, madalas ay nasisira din ito. So, tulad din ng mga urinal o yung arinola. May mga simpleng kahilingan naman ang mga kabataan sa bahay Kalinga. Sana po kung meron makapagbigay sa amin ng libangan, sana ibigay niya po sa amin yung kailangan namin dito. Namimiss ko po talaga yung komportable pong pagtulog. Sa darating na birthday ko, pati na rin yung mga kasama ko na nandito, sana po makapaghanda po kami kahit konti. Kasunod ng panawagan ng mga kabataan sa bahay Kalinga, personal natin silang dinalaw kasama ang mga taong nagmamalasakit din sa kanila para magbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Baka sa mukha nila ang kasabikan na may makakwentuhan, kaya nagbigay din tayo ng paalala sa kanila. Magbait kayo ha? Para may maganda kayong future, di ba? Hindi yung kung saan kayo pagkatapos nyo dito, pag hindi kayo nagbait, tuloy-tuloy kayo sa BJMP. Di ba? Maya-maya, puro tattoo na yung katawan nyo. Okay? Pero nakahanda kayo magbago ha? O dapat. Espesyal na araw ito para sa mga kabataang inaarugan ng bahay Kalinga. Simpleng pa-birthday party naman ang inihandog para sa March at April celebrants. May loot box din na may lamang mga t-shirt, shorts, sabong panligo, shampoo, toothbrush at toothpaste para sa lahat. Meron pang mga electric fans, bigas, mga dilata at ang kanilang kahilingang arinola. May patsinelas din ang rated K at para sila ay may mapaglibangan, may dala rin tayong board games. Dahil may request kayo kay Kabayan, ito na ang inyong bagong TV. At hindi lang yan, pinagkalooban din sila ng mas maayos at komportableng matutulugan katuwang ang ating sponsor. We're very glad na ginawa niyo kaming partner. Kahit sa maliit na bagay na to, nakakatulong kami through ABS-CBN. Sabihin mang nasa huli ang pagsisisi, para sa mga kabataan sa bahay Kalinga, may pagkakataon pa rin silang makabangon at magbagong buhay.